Good evening to all. I would like to title this message of acceptance for tonight as Challenges and Opportunities Towards a New Governance in Magallanes. To the Honorable Mayor Romel Carranza and his family, to the members of the Sangguniang Bayan present today and their families, Judge Marie Luis Aragon, Father George Fajardo, MLGOO Mr. Marcos Villas, to my colleagues, both incoming and outgoing from the local government, to our friends and visitors, guests, and fellow Magallanes, to my wife, my daughter, my mother, and sister, asin sa kamustani na ang iyong lindol, Diyos Marmay na Bangi. Primero po kami tumidong-tong dito sa Magallanes ka 1963. 9 anos po ako. Mala ka aniyon ng sarok sa mga maestrato, si Tita Hilda Carpioli. I was then 9 years old, as in, ining Magallanes kay Toho, bilang simbagpaga, duman sa homily ni Father George Kasubako. Tuminong kong ako ni Pio na hali sa Manila, dahil pa ako nakahilin. Kanpun kan santon, puun kan atis, ang pinya dahil pa ako kayo ko nakahilin, hindi na sana ako sa Magallanes kayo ko nakahilin. Nag-start kami dyan sa Bacalon, nakahilin ako kay Cuyabano, nakahilin ako kay Alunas. At that time, I was in po. Galasunod na po. Nadangog ko, anhunig ang tagkari. Nadangog ko, anhunig ang kurkuro. Nadalong ko ang hunik ang kuwaw. Nadalong ko ang hunik ang takmaya, ang uwak, nagpusiw, lalong-lalo na pagkaaga. Digitabin sa Magallanes, nakalamit ako isira, nadaing uminagi sa yelo. Panakit pa kami, at the time, nakabalik kami kay Tudyan kay Aruman, kay Azogos, dyan sa kampang kan sa tuya na baybay. Kay baybay pa po kay Toho ang sabog sa mga konsehal, si Konsehal Boy Ricardo Rebacos. Namang lumang makabi ang Pierre at Rimpiolas, namang lumang mo na kung tumindog ka naman sa puro ang Pierre, may lingwan pagkatao na ang korki niya crocodile without the tail. Malangangin na suprimero kong essay ang first year high school ako sa Ateneo de Naga, Irian Sukapiko. Binuwaan ko Susanong Biswita, ano ang alamat The Legend of Bagataw Island. Nakunsahin, sinabi ko duman sa sakuyan na buwa na essay, ang Bagataw Island, ginadan, kisarong masabig asing matikas na dato, asing tang ginadan itong buhayan na ito o pagkatapos itiran aldaw, luminuas ang Bagataw Island. So ang titulo kay ito o The Legend of Bagataw Island. There is no such thing, of course. Pero iyo-iniyo ang inapot ka
ang sakuya na pagkamangha bigbiro sa sakuya na pagwa. Ngayon po mangkutabi si O. Kung sisay man sa inibiti at makapangunin sa iyo. Narundumang po si Ida. Ang mga panahon na ito. Narundumang po kami ang panada ng pagyaw. Kasi ang parang kantinan niya na pinahagitan sa sakuya ng mga tinampo na yan na bangging niya. Iyo iyan ang bangging na malawon ang kapyawan. Iyo po yan ang pagkabundong po kanisa kuya na banwang magayanis. Iyo tabi yan ang sa kuya na introduksyon po niya na bangging. Why this introduction? Ipapanggit ko rin natin bilang introduction because this is the kind of memories that convinces me, that persuades me time and time and time again to love the place that I spent some years, the best years of my life. Kasi ng mga nangalas natin yan sa pakiramdam ko, bakong tabi yan, manunod sa mga girlfriend, na dahil man ako hindi nagpa-girlfriend sa Magallanes. Dahil man tabi ako, nagkaiwang ilang affair sa Magallanes. The only thing that convinces me and persuades me to love this place are the memories that I have just described. Dahil tabi ako hindi magkakaigwang girlfriend o love affair na ang kataklat ko ng mga babae niti, mga kapintis kung ano sa lahat. Iyon yan ang rason yan. So dumanas na ako sa ibang lugar. Dahil ko nagpipinsam, dahil ako nagpipinsam na iyo ini ang magiging kamutakan ko pagkatapos tabi in more than 40 years. Iyon po yan ang dahilan, the pure and simple reason kung nata ako nasa atubangan ito po niya. Ang memories ko, ang reminiscence ko, manunumod sa pag-start ko sa Bacalon, pag-eskwela ko ni Pio, itulong taon, from 1963 to 1967 during my elementary years. Asinan sa kuya tabi na mga bakasyon kada taon hali duman sa syudad ka na. Fast forward po kita kunyan na 2013. During the campaign, we have repeatedly said that the platform we carry is a platform of governance that will focus on health, on education, the sustainability of the environment, and the provision of appropriate livelihood opportunities. We reiterate this platform as our answer duman po sa mga memories as in reminiscences na pinanggit kasubang po. In health, we will introduce various kinds of activities that will deal with the improvement of nutrition, especially among our children, and the capacity of parents to provide proper nutritional care to their children as well as the rest of their families. I will ask the Sangguniang Bayan to allocate more for field health, which, strictly speaking, is a universal right of every citizen, and other health services, including the availability of commonly prescribed medicine.